Nanatiling aktibo si Thai superstar Sri Saket Sorong Visay nitong October 3 at naiangat uli niya ang kanyang kartada na mayroon na ngayong 49 wins with 42 KOs. May 5 talo at 1 tabla. Sa kakatapos niyang tune-up, isinalang sa harap niya ang Thailand-based Filipino journeyman na si Jomar Dawalokman Fajardo. Matapang man na nakipagpalitan ng suntok ang ating kababayan dito sa dating WBC Super Flyweight Champion. Pero talagang na-overpower nga lang siya. Kaya nga kahit ilang segundo na lang sana bago matapos ang second round, si Coach Juven Jordan na mismo ang pumasok sa ring para mahinto na ang laban. Dahil nakita niyang tagilid na ang kanyang fighter. At hindi na rin naman nagpapakita ng respeto si Rong Visay sa mga suntok na tinatanggap niya mula sa ating kababayan. Ngayon wala namang problema sa laban na ito dahil normal naman talaga sa boxing na may tinatawag tayong sacrificial lamb. At nagkataon nga lang na ang napiling pagtunapan ng kampo ng Thai fighter para hindi siya masyadong kalawangin ay isang Pinoy. Pero kung mga pangmatindihang matchup, ang nakikita nating pwede nating itapat dito kay Sri Saket ay sina Donny Ahas Nietes na may planong mag-comeback. At ang isa pa ay ang current IBF Super Flyweight Champion na si Jerwin Angkahas. At dahil parang sinusubukan yatang patasin ng fighting weight nitong Thai fighter, nakaabang naman sa bantamweight division si Janriel Cuadro Alas Casimero. Samantala nitong October 4, tinalo ni undefeated Mark Magnifico Magsayo ang mas matangkad, napakatibay at agresibong Meksikano na si Rigoberto Hermosillo sa pamamagitan ng split decision matapos ang kanilang napakainit na 10 round na bakbakan. Pero kahit nanalo, marami ang kumwestiyon sa naging performance ng Filipino prospect dahil bukod sa siya ay na-outpunched, parang medyo nanibago ulit ang kanyang katawan sa paglaban sa itaas ng ring. Buti na nga lang dahil kahit papano mas maunti man ang kanyang mga suntok na pinakawalan. Pero ang mga ito naman ay mas accurate at solid. At naging sapat na nga iyon para makumbinsin niya ang 2 sa 3 judge na sabihin siya ang karapat dapat na mag-uwi ng panalo. Ayon naman sa bagong coach ni Mark na si Freddy Roach, aminado siyang oong araw at ang taga-Bohol ay isa sa pinakamalakas sa kanilang kwadra. Pero hindi pa siya satisfied sa kanilang naipakitang laban dahil kinulang umano sila sa lakas at kombinasyon. Doon nga sa laban habang pataas ng pataas ang round, mas lalong gustong pagpursigihin ng Hall of Fame trainer si Magsayo na dapat raw ay damihan pa nito ang kanyang suntok sapagkat alam niya na dikit ang laban at malaki ang mawawala sa kanila kung sakaling sila ay masilat sa decision. Kaya nga baka raw nasa stage pa sila ng adjustment. Kumbaga kahit nga naman kasi parehas magaling ang coach at ang fighter, hindi ibig sabihin na agad-agad maganda ang resulta ng kanilang magiging kombinasyon. Isabay pa nga natin yung ring rust ni Mark. Totoong kailangan nga naman nila ng ilan pang activity fight para mas magamay nila ng husto ang gustong mangyari ng isa't isa.